18 ng Mayo, Lunes sa 6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag dumating ang tagapagtanggol na aking ipadadala sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng Katotohanan na nagmumula sa Ama, iyon ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo sapagkat kasama ko kayo mula sa simula. Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang huwag kayong matisod at mahulog. Palalayasin nila kayo sa kanilang komunidad at parating na ang oras na waring nag-aalay ng handog sa Diyos ang sinumang papatay sa inyo. At gagawin nila ito dahil hindi nila nakikilala ang Ama ni ako. Kaya naman sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ito upang pagdating ng oras ay matandaan ninyong sinabi ko ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kaya naman sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ito upang pagdating ng oras ay matandaan ninyong sinabi ko sa inyo ang mga ito. Inihanda ni Jesus ang mga apostol sa mga pagsubok na haharapin nila sa sandaling hindi na nila siya kasama. Tutugisin sila ng mga taong hindi naniniwala kay Jesucristo bilang manunubos. Ititiwalag sila sa mga sinagoga at pinagtitipunan ng mga mananampalatayang Hudyo. Doon binabasa ng pamayanan ang salita ng Diyos at sama-sama nila itong pinakikinggan at pinagninilayan. Hindi lamang pook ng dalanginan ang sinagoga, kundi mismong puso ito ng pamayanan ng mga Hudyo. Walang pinakamasakit na maaaring sapitin ang isang Hudyo, maliban na siya'y itakwil sa sinagoga. Katumbas nito'y pagtatakwil sa kanya sa pamayanan at pamilya. Bukod sa pagtatakwil, tutugisin din ang mga Kristiyano hanggang humantong sila sa kamatayan. Alam lahat ito ni Jesus bago pa man ito mangyari, ngunit alam natin batay sa kasaysayan kung paano natupad ang mga hula niya. Lahat ng mga apostol maliban kay Juan ay naging mga martir. Ipinauna ni Jesus ang mga kaalamang ito hindi para takutin ang mga apostol, bagkus inilahad niya ng buong katapatan ang sasapitin ng mga apostol. Mahalaga para sa mga apostol na sa sandali ng kagipitan at pananangis, maaalala nilang hindi lingid kay Jesus ang kanilang pinagdadaanan at sila'y nasa kanyang pag-iingat. Pagsasagawa. Humanap ka ng talata sa Ebanghelyo na nagsasabing, "Hindi ka iiwan ng Diyos sa panahon ng pagsubok."